We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. We were not briefed. When I came into office, wala po lang nagsabi sa amin na merong ganung usapa. Pinakakasuhan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larigadon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang mga nasa likod ng peking dokumento laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pilit na sinasangkot sa isyo ng ilegal na droga sa pulong balitaan sa Quezon City. Inihayag ng kalihi na lumiham na siya kay PDEA Director General Bergelio Lasso upang maaksyonan ang naturang isyo ayon kay Gadon. Bagamat itinanggi ng PDEA ang nasabing dokumento, lalo na ang pagkakasangkot ng punong ehekutibo sa isyo ng ilegal na droga ay hindi pa rin ito sapat. Dapat anyang mapanagot ang mga nagpapakalat ng peking dokumento dahil nakakaapekto rin ito sa imahe, integridad at kredibilidad ng PDEA. Samantala, nanawagan din si Secretary Gadon sa Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General na tulungan ang PDEA sa pagbalangkas ng reklamo. It is not enough that they deny the legitimacy and authenticity of that document. What they should do, as I suggest, is to act on it and immediately file a case against those people who are peddling these fake documents. Samantala, ito ang nakakagulat. Agent na pumirma sa pre-operation report ng PDEA, nagsalita na ito ay matapos na kumalat ang vlog ni Maharlika na si Marcos Jr. at Maricel Soriano Di Omano ay huhulihin na sana noong taong 2012 ng PDEA, pero hindi ito natuloy dahil pinigil ng isang Director General ayon pa sa agent na sumulat siya sa Senado at sa PDEA dahil handa siyang humarap sa kahit na anong imbestigasyon. Kinumpirma din ng agent na ang pre-operation report na hawak ni Maharlika ay legit at totoo. Araw ng Martes, iginiit muli ng PDEA na fake news ang kumakalat ngayon sa social media na naging operasyon di umano ng ahensya noong March 2012. Sa panayam kay Derek Carrion, tagapagsalita ng PDEA, sinabi nito na mayroong mga importanteng detalye na wala doon sa dokumentong inilabas ni Maharlika. Ngunit sinabi ni Maharlika na sumulat na sa tanggapan ng PDEA ang agent na pumirma sa lehitimong operasyon at handa umano itong humarap sakaling ipatawag para maimbestigahan. I know for a fact na ito ay hindi AI generated. Ito ay totoong may dokumento. Sino ba talaga ang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Ano ba ito? Dahil wala pa ng record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung matuloy na magkaroon ng investigasyon sa Senado, gusto din ni Madam Maharlika na isama na ipatawag ang doktor na pumirma sa drug test ni Marcos Jr. na umabot lamang sa 2 minuto ay mayroon ng result. Amo ni Maharlika, ano PDEA? Sabi nyo fake news ang mga papel at report. Bakit hindi nyo ako kakasuhan? Sinulatan na kayo ng agent. Kung hindi magkakaroon ng Senate investigation dyan sa expose ni Maharlika, nakakahiya kayo. May mga picture daw ayon kay agent. At sigurado na itinago na ito ngayon ng PDEA. Baka sinunog, legit naman talaga ang sinasabi ni Maharlika at pagmamayari ni Maricel Soriano ang kondo. Dagdag pa ni Maharlika, sigaw daw ng mga nabudol ni Marcos, resign BBM, lisanin mo na ang Malacanang. Dapat mag-resign ka na dahil ikaw mismo sa sarili mo. Sa batas ay bawal ang ilegal na droga, lalo na at presidente ka. Kung kayo ang tatanungin, payag ba kayo na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Samantala, base sa naging resulta ng survey tungkol sa political preference ng mga Pilipino na inilabas ng Okta Research Group, halos 1/3 ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Mas marami ito kumpara sa mga sumusuporta sa pamilyang Duterte at sa kanilang mga kaalyado sa politika. Sa higit 1,000 respondents, mga 31% ng mga Pilipino ang sumusuporta kay Marcos at sa kanyang administrasyon, habang 20% naman ang sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang mga taga-suporta
Samantala, nasa 4% lamang ang nagsabing sinusuporta nila ang oposisyon, habang 29% na mga respondents ay tinatawag na independents dahil hindi sila pro-Marcos, pro-Duterte o sa oposisyon. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na pinasasampaha ni Atty. Larigado ng kaso si Marlica sa PDEA? At sino nga ba talaga ang kakampihan ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos o ang mga Duterte? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Pero ang tanong ko sa inyo, diyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Koting na nagpupulburon. Kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro aantayin niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Koting at ang video. Nasa mga kamay niyo yun. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng medyang mga what? Tahimik ang mga diyutang tanang taong bayan na ihayag na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So ibig sabihin, mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Sa via Zoom, walang problema. Yun, no? Patawag niyo ako, ano yung intention ko? Well, nasabi ko na lahat dito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong tungkol sa pulburon ni Koting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Koting na siya ay pulburonic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, hahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino? Again, mga kababayan, nakakagalit pero sabi ko kanina, bago umabahin ako magagalit, kailangan cool-cool lang ako, chillax-chillax ako kasi the end is near. The end is near. So, manawagan tayo, I think si Bato ang chairperson dyan sa Dangerous Drug Chuchu Committee. Ikaw, Senator Bato, kung para kayo dyan sa Pilipino, kaladgarin nyo to, itong si agent, para kung mahal nyo ang taong bayan, lahat kayo mga, you know, mumurahin ko lang yung karang, kung hindi para sa inyo umura, di umilag kayo. Pero lahat ng mga jutang jinina, okay, jutang jinina, lahat kayo, kung meron man kayong pagmamahal sa bayan, ito po ay usapin hindi lang ninyo, usapin ng mamamayang Pilipino na may nakaupo tayong pulburonic. Kaya ba ayaw ni Marcos, kaya ba yung kanyang 2021 na pulburon test ay mahigit lamang 2 minuto? Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat, Jenna, ano, kung lahat, Senator Bato, kayo dyan, ipatawag nyo itong si Head of Laboratory, si Maria Cecilia Fernandez Lim. Itong pumirma na si Jereza Reyes, analyst. Ipatawag dito ang St. Luke's, ang pamuna ng St. Luke's na kung ito ba ay legit ang kanilang inisyo na pulburon test kay Koting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putang ina, dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Koting magpulburon test? Nung binato siya ni Duterte na ikaw ganito, nakasama ka sa PDEA, dadadadada, ang binalik niya kay Pangulong Duterte, eh, ikaw nga, nag-fentanyl ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Iba dito sa pulburon test na ginawa, ay sa pulburon na tinitira ni Koting. Ngayon, tatahimik na lang ba kayo? Palalagpasin nyo na lang ba itong issue na ito? Kaya nga, books, buldyakin natin, itong Senado, ito si, alamin mo natin kung sino yung mga nasa committee na yon sa Dangerous Chuchu. Okay? Puksain natin silang lahat, mga palangga. Ipakita nila na sila ay para sa Pilipino. Dahil sumusweldo sila, taxpayers, pera ninyo ang nilalamo nila mula ulo hanggang paa, bawat dugo na nanalaytay sa kanila. Kaya nabubuhay sila dahil pera ninyo. At karapatan ng taong bayan na malaman
na ang PDEA, yung papel na pinakita ko sa inyo at itong agent na to, kailangan marinig natin na makapagsalita diyan kung ano nga ba, sino-sino ang mga involved na pumigil ng raid na yon. See that? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, masyado kayong attack doon sa video, pakita nyo na, Marlica. Ay, may bonus pa pala tayo. Hindi lang video, meron pa tayong picture. Based dyan sa kanyang statement. I believe, mga kababayan, lahat ay, sabi nga natin, everything is timing. Lahat yan, kung pinakita ba yung video right away, o ganun, ano yung naging impact para walang, baka wala. Sabi ko nga, kung si Kuting ay binudol tayo, isa ako kayo, na binudol tayo, gumastos tayo ng pera, dahil umasa tayo na akala ay babangon ng Pilipinas, ngayon nagkaisa tayo para ilubog natin sila sa kasalanang ginawa nila sa atin na binudol tayo na hindi siya dapat tumakbo dahil isa siyang polboronic. Kung, I'm just saying, kung ang doktor ay nakipagsabuatan kay Kuting sa 2 minutes, less than 3 minutes actually, yung kanyang polboronic test, yung dalawang pumirma at ang ospital na ito, mananagot sila sa taong bayan. Kasi kung siya ay nag-positive doon, kung ginawa ang tamang proseso, ang tamang pag-conduct ng pag-test, mga kababayan, hindi na dapat nakatakbo si Kuting. Kasi nga makikita ng taong bayan kung ginawa ng doktor, sinasabi ko lang, kung ginawa ng doktor ng tama ang kanyang trabaho, na si Kuting ay talagang tinest mula sa kanyang urine test to eh. Diba? Kanya ba talaga yon o hindi ba talaga dinoktor, mga kababayan? Ibig sabihin, kung nakipagsabuatan itong doktor at ang mga pumirma, sila ay kasamang managot sa bayan na dinoktor nila. Sila ay dapat doktor manggagamot, maglalathala ng mga tamang result sa isang pasyente. Pero kung dinoktor nila, kailangan nilang managot sa taong bayan. Dahil sa kanilang pakikipagsabuatan, I'm not saying nakipagsabuatan sila, kung sila ay nakikipagsabuatan, mananagot sila sa inyo sa 115 or so million Filipinos na inilagay nila sa ganitong klaseng kadiliman ang ating bansang Pilipinas na ngayon ay nga pasulong na tayo sa bakbakan, sa bang-bang-bang dyan sa West Philippine Sea, kasi nga ang nagpapatakbo sa ating gobyerno ay isang mayroong diferensya sa JUTAC dahil bangag-bangag, but actually hindi siya ang nagpapatakbo, kundi si Lisa Ahas Satanas. Marami pang ebidensya, hindi lang kay Kuting. Doon pa lang sa extraction pagdukot ni Lisa Ahas sa mga bata sa Turkey, impeach, dapat matanggal na sila lahat. Pero dito ako mo-focus dito sa pulburo na ito. Okay, na-segue ko lang. So mga kababayan, ang lalabas very, very soon. Okay, very, very soon. Sabi ko nga sa inyo, di ba kinukulit nyo ako, Maharlika, ilabas mo na ang video. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ang maglalabas. Sabi ko nga, siguro mas maganda yan, showing sa buong Pilipinas, 115 million ang manonood. Okay? So based on this letter, na meron na rin pong hawak ang Kongreso, Senado at si Kuting. Kung ito ay hindi nila gagawin at ipatawag itong agent na to sa ngalan ng accountability, transparency sa taong bayan na ipatawag si Kuting, ipatawag ito lahat kung siya ba ay nagpupulburon, mga palangga, I think kung hindi kagayo gagawa ng aksyon, wala na ako magawa bilang isang Pilipino. Wala na ako magawa sa mga men and women in uniform na sukang-suka na sa gobyernong ito. Wala na ako magawa sa inyo sa kabila ng pinagbabawalan kayong magtelepono para manood ng mga Facebook o Maharlika News dito sa ano natin, vlog natin. Kung pinanghimasukan ng inyong mga kalayaang manood, kalayaang pagpahayag, kalayaang mag-like and share sa Facebook, binabantayan kayo ng bangag na Lisa Tanas at Kuting at kanyang mga alipores. Kinokontrol ang inyong constitutional rights ng malayang pamamahayag at paggamit ng telepono
diyan sa inyong mga trabaho dahil gusto kayong pigilan na manood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers na nagsisilwalat ng katotohanan, wala na akong magagawa. Kumbaga, parang ano yan eh, parang relasyon ng dalawang magjowa na sinasaktan ka na, ginujug-jug-jug-jug ka na, inujuntog-juntog na yung julo mo, magpapakamartir ka pa rin, tatanggapin mo pa rin. Kailan kasi, kailan ka magsasalita, pagtegi ka na. So kaya yan ang binibigay ko sa inyong bola. Kailan kayo magsasalita? Kailan kayo magsispeak up? Kapag inubos na ni Lisa A, Satanas, ni Kuting at ng kanyang mga alipores ang pera ng bayan, kapag ang mga anak ninyo ay bangag-bangag na rin sa pulburon, kayong mga OFW na umasa, di ba, na ibangon ang Pilipinas, mabawasan ang mga pulburonik sa atin. Pero sa halip, ang ginawa ni Kuting, mga kababayan, let's take the opportunity now because we are 14,000 live viewers across social media. Pakita natin si Sayarot. Kung pababayaan ninyo, Senado, Kongreso, kayo lalo na mga palangga, kayo mga nakakanood ngayon, na si Kuting, kaya pala niya ay isinasama itong taong nahulihan ng tonetoneladang pulburon na si Sayarot at na-intercept pa ng Australian Federal Police, mga kababayan. Sinasama yan sa inyong what? sa kanyang state visit. Ayan si Tambaloslos, andyan si Marcos Jr., andyan si Lisa. Kung yan ay sinasama ni Kuting, ibig sabihin, di ba, by just looking at this picture right now, yung kanina, then itong mga dokumento, wala kayong pag-asa na solusyonan niya ang problema sa pulburon. Kasi he's part of it. He is part of it. Kaya naman, pag hinahamon natin siya magpapulburon test, ngingiti-ngitian lang tayo. At ibabalik kay Pangulong Duterte. At ayaw nila entertainin ang mga gandong klaseng usapin na dapat bigyan ng solusyon ng Presidenteng Kuting na magpapulburon test siya para once and for all, maging clear sa taong bayan. Pero bakit niya iniiwasan? Takot ka, Kuting? And I will, I can say, nasa exciting part na tayo. Ilalabas sa tamang panahon ang pictures at video ng pulburon. Actually, hindi lang pala isa-dalawa. Kung tatanungin niyo ako, Maharlika, may video pa talaga? Yes, may video and may picture pa. Ilalabas ba natin ngayon? I don't know. Hindi ko hawak ang bola. But yes, meron. Para lalo nating mailabas, sa Senado natin ilabas. Kasi sumulat na itong investigation agent eh. Alam na ng Senado, alam na ng Kongreso. Kung sila ay para sa taong bayan, sa transparency, kay si Hodang Presidente o kung sino ang involved, ilalabas nila yan. Hindi sa channel ko ang pulburon. Diyan nyo sa Senado. This is not parang, sasabihin, Maharlika, para ka lang sa views. Huwag nyo ilabas sa video, sa ano ko, sa vlog ko. Ilabas nyo sa Senado. I challenge you, sa Senado at sa Kongreso natin ilalabas ang pulburon test para mapanood, hindi lang ng mga palangga ko, mapanood ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang kanilang political affiliation. Huwag dito sa channel ko. I challenge po doon sa mga may hawak, huwag dito, doon sa Senado, doon ang proper place to show the pulburon video and the pictures of Kuting. You, General, Senator, Bato, I challenge you to open an investigation. Isama dito ang agent na ito para sa katotohanan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw naman ni Kuting na ipaglabas pa namin, hindi pala ako, nila, palabas nila ang pulburon video, magbalot-balot na kayo. Kung ayaw nyong mapahiya kayo sa buong mundo na makita ang movie and picture ng buong sandatang sanlakas ng Pilipinas at ng buong bansa, okay? Bumaba na kayo ng tahimik para hindi ka na makaray-karay. That's my challenge. Pero magmamatigas si Lisa. Dahil yung buwaka ng inang babaeng yan ng pinaka-national problem na nagdudulot ng lahat ng kahirapan ninyo,
pangkikidnap ng kabataan. May ebidensya din tayo dyan. Pag nakita nyo, you know what, that audio, yung pinakinaw sa inyo, antayin nyo lang. May video na magpapatunay na si Lisa ay, hindi minsan, ay nakipagsabwatan sa ahensya ng gobyerno para dukutin, para i-extract ang dalawang minor di edad sa Turkey. Do you think this is personal? No. Ang ginagawa natin dito ay para sa inyong lahat, para mahubaran na demonyo po o bangag ang mga taong namumuno sa inyo. May video kaya naman, hinahunting din nila yung distressed mother na nasa Turkey, nasa Europa na. Hinahunting nila yon kasi may hawak din yon. So, itong mga impormasyon dito palangga, hindi ito katang-isip. Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko kung ito ay mga fabricated lang. Ang pwede lang mag-fabricate ng crime ay si Lisa Satanas, katulad ng ginagawa pang haharas dito sa distressed mother, sa akin at sa iba pa. The intention here is para ipakita sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno ninyo na polboronic. Wala nang karapatan silang mamuno. Imagine nyo kahit sa loob ng Malacanang nagpo-polboron sila. Kahit during his pagkapanalo nila, 'di ba? Isa sa in-expose ko sa inyo. Mismo the presidential sister Aimee Marcos, nung ako ay nag-message sa kanya. Dahil yun know, yung mga nakakasunod, alam niyo na dahil ang aking palanggang si Pebbles Kunanan, Pebbles Talakera, ay sabi ko ay kay Manang Aimee merong pasabog ng bongga-bongga. Hindi pa nga alam ni Senator Aimee kung ano yung sinasabi ko na pasabog o ano din sinasabi ni Pebbles. Ang text sa akin o message sa akin, ano yun Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa ng polboron? So meaning, knowledgeable si Senator Aimee Marcos na ang kanyang kapatid at ang kanyang sister-in-law, you know, jutang jini ng Jatanas, ay nagpapabili ng polboron. And that message sometime in July and August of 2022. At yan ay nakaupo na si Kuting. Kaya ba ayaw ni Marcos Jr. na magpa-polboron test? Kasi makikita pa sa kanyang sistema na siya ay Addictus Benedictus? It's your call. AFP, PNP, kung may natira pang matitino dyan, Marin, lahat kayo, lahat ng mga taong nasa gobyerno o lahat ng mga palangga ko, nasa inyong mga kamay. Hindi po natin pinababagsak si Kuting. Ba't natin siya pababagsakin kung tama ang kanyang ginagawa? Siya ang nagpapabagsak sa sarili nila at actually wala nang sarili nila sa bayan. Imagine ninyo, travel here, travel there. Ilang travel niya, 20 plus in less than 2 years. Tapos bit-bit nila ang mga jutang din ng mga alpot, mga ano nila, mga you know, mga kapulboronik nila at ang mga walang kwentang mga tao na kasabwat nila, binibit-bit gamit ang pera ng bayan. Kaya ba tahimik itong mga jutang jenemes na mainstream media, lahat kayo mga yawa mo? Hindi pala, may iba pala. Exemption yung SMNI kasi lumalaban sila. Kaya bala Tribune, okay na sana, bilib na ako sa inyo. Kaya itong mga to, ayaw nila iulat. Bakit? Kasi nasungalngalan na kayo ng payola every month. Yan ba ang pinapalamon nyo sa mga anak ninyo? Pera-pera ng bayan, walang kwenta yung mga report ninyo. Ang nire-report ninyo, puro mga may nag-away, nag-snatch, nag ganito, nag ganyan. Walang kwenta. Pang ano lang, parang pang beat reporting lang ang ginagawa ninyo. Mga pulis-pulis eksena. Ito ang pinakamahalagang issue na kasalalay ang kapalaran, tama ba? Ang kapalaran ng inyong mga anak, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Pero tahimik kayo. Ikaw, Rappler, ABS, GMA, lahat kayo. Di ba? Ang ingay-ingay nyo dati, diktador-diktador. Pulboron-pulboron, may pangiwi-ngiwi pa nga kayo eh. Pero bakit kayo tahimik? Nasungalngalan na rin ba ang mga bunganga ninyo? So, sabi nga, ang mga mainstream media ay Fourth Estate. Sila ay kakampi ng mga Pilipino, ng taong bayan. Pero bakit tahimik ang mga jutang jenemes? Nag-report naman ang Tribune, itinawagan ni Cesar Chavez at ang PCO, tinakot ng bongga-bongga, dinilite kasi daw AI. Ngayon, ilalampaso ko kayo sa kangkungan.
Dahil ngayon alam na ng Kongreso at Senado, alam na ni Kuting, at I don't think na maiiwasan nila itong sulat nitong agent na ito. At mga palangga, we have to pray for the agent, baka gurgurin. Baka gurgurin. Nananawagan ako sa iyo, agent. Kung narinig mo to, please record a video. I-record niyo po kung ano yung sasabihin ninyo sa Senate. Kasi sabi niyo dito, sabi mo, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry, your office conduct. So meaning, ako, advance na tayo mag-isip. Kasi ako, meron na akong, di ba, nireport ko nga sila sa FBI dahil gugurguri nila ako. Pero meron na akong recorded video dyan noon-noon pa. Nakapag-inurgur ako si Lisa Ahas, si Marcos Jr., si Romualdez, si Sandro, lahat ng mga buwakan ng inang yan, ang haba ng listahan ko. Nilista ko sila dito sa Federal Bureau of Investigation, sa authority, sa kapag ako inagurgur, sila. At sinabi ko na rin yan sa aking abogado. Just so you know. And you, agent, okay? You agent, gumawa na rin po kayo ng video. Huwag sulat. Video, then secure it. Okay, huwag lang sa family ninyo, sa close friend o sa close na kamag-anak na na wala diyan sa bahay ninyo, 'di ba? I-distribute muna yung iyong mga yung statement. Kasi vindictive itong mga bangag na ito. Kapag bangag ka, wala ka na sa tamang kaisipan. Ibig sabihin, pwede ka nang manggurgur. Katulad ng ginagawa sa akin, na imbis na sagutin ang mga paratang, sagutin ang mga hinaing, ang kanilang resback ay what? Ipatanggal ang Facebook page. Remember, kagabi yung pinakita ko sa inyo, yung usapan ng Dugyot bloggers with the Presidential Communications Assistant Secretary Patricia Martin, na kung saan pinag-usapan nila kung paano ipabagsak ang aking Facebook page using the government power, gobyerno. Nanalo sila, mga kababayan. Pinabagsak nila ang dalawang Facebook channel ko, ay page ko, noong December 28 of 2023 and first week of January 2024. Maharlika Buljakera is across 1.2 million followers. Nagwagi sila. Ito ay doon mismo sa screenshot na pinakita ko sa inyo, na pinost ko nando doon ang pangalan namin ni SAS, na ipatumba nila. Pero nagwagi sila sa akin, pinatumba sila. Pero hindi pa rin sila nagwagi. Dahil the more na sinusuppress nila tayo, the more na naging curious ang taong bayan para hanapin si Maharlika, ang nganga bells ni Maharlika. Thank you for 15,000 live viewers right now. Kasi, imbes na sagutin nila ang mga kritisismo, gumawa sila ng tama sa taong bayan. Pamurahin nila ang bigas, huwag nila ilagay sa ang Pilipino sa kaguluhan o sa bang-bang-bang sa West Philippine Sea. Bigyan ng trabaho ang Pilipino, ang pinagtatrabahuan nila. Kung paano tayo isuppress, paano pa tayo patahimikin katulad ng SMNI na nagtanong lamang tungkol doon sa 1.8 billion na travel expenses ng buwakan ng inang Tambaloslos Romualdez, ano ang naging effect sa kanila? Niligwak ang kanilang channel. And sinabi ko rin yan sa inyo yan, November pa lang. Hindi pa nga alam ng SMNI yan, ako alam ko na dahil sa Puting Ahas. So imbes na sagutin ng buwakan ng inang bangag na gobyernong ito, ang problema ninyo, mga palangga, ang hinaing ninyo, walang trabaho, mataas na bilihin, crime, at kung ano-ano pa. Ang solusyon na ibinibigay ng mga jutang genemis to shut is patigilin tayong lahat. Tama ba yan? So ito na nga dapat ang pagkakataon ng mainstream media, diktador. Jejimon nyo. Kawatan. Dati yan ang sigaw nila, pero wala sila. Kaya ang tanong, nabayaran na ba kayo lahat, mga buwakan ng ina ninyo? Wala na po kayong pag-asa sa mainstream media. Wala rin naman tayong pag-asa. Well, sabi ko nga, bigyan pa natin ng konting benefit of the doubt itong Kongreso. May matitira pang konti-konti dyan at sa Senado. Kasi natatakot lang din yung iba dyan. Dahil si Tambaloslos ang may hawak ng alas at si Lisa. Kaya nga tumatanggap ng mga payola, tumatanggap ng bribe itong mga kongresista na ito. Kasi ang nakikita natin dyan, kapag sila ay mag-alsa, ay babawasan sila o tatanggalan sila ng budget. Pero panahon na naisipin ninyo ang kapakanan kung may natitira pa kayong pagmamahal kayong mga kongresista. And I know, hindi naman sila lahat.
okay, na lahat ay masama katulad ng mga kumakapi kay Tambalusos. May pagmamahal pa kayo, ibukas ninyo ang linya sa taong bayan, ipatawag si agent dadadadada para marinig kung si Maharlika ba ay fake news or hindi. The fact na ako po ay pinangalanan dito sa letter na ito, I am willing to testify kung paano ko nakuha ang dokumentong ito na binigay sa atin at kung ano ang reason ko, personal ba o political. Definitely it's not political dahil hindi naman ako tatakbo sa 2025 at I am not qualified. Kahit tumakbo ako sa, kahit pag sa pagtakbo, I am not qualified. Tandaan nyo, para tumakbo ang isang politiko sa isang posisyon, kailangan meron muna siyang residency, required number of years na maipakita na resident sa dyan ng barangay na yan. So definitely out yung political na yan. Personal, for what? To gain monetary? Again, wala pong sino mang nagbayad ng prinsipyo ko. Hindi ko pinagbibili ang prinsipyo ko dahil kung gusto ko lang ng pera, dapat nag-kiss-ass, kiss-kipay na ako kay Lisa Ahas dahil nandiyan dyan na ako sa kanila. Supporter nila ako. Supporter ako ng mga buwaka ng inang yan na nipiso. Hindi ako humingi ng pera sa kanila dahil umasa ako. Sabi ko, gusto kong maging lead by example nga na merong palang tao na pwedeng sumuporta sa politiko na hindi ka binabayaran. Bakit ganyan ang reasoning ko? Kasi once na binayaran ka, alam ko na ang perang yan galing sa pagnanakaw. Bakit mo tatanggapin kung galing sa pagnanakaw? Magiging part ka ng problema, ng national problem. So dito sa harap ninyo, wala akong mukhang iharap madadakdakdakdak ako kung ako pala ay kabilang na mga buwaka ng inang tong mga sanggano at what? Mga dorobo. So kaya naman, you're there. So mga kababayan, kailangan kulitin nyo ng kulitin. Mag-ingay kayo. Lahat, kung may mga kamag-anak kayong police, army, lahat kayo, lahat, i-share nyo ng i-share itong video na ito. At huwag kayong mag-alala. Ito pong dokumentong itong bago na letter, ipopost ko po ito doon sa ating channel. Alright? Okay? Mga palangga, ipopost natin to doon sa ating Maharlika, sa Boljakan, sa Facebook na may 57,000 followers yata. But gusto ko lang i-correct, kung may natitira pa mga politiko na hindi magnanakaw, edi thank you sir and ma'am. Sana ipagpatuloy nyo yan. But you have to speak up. You have to speak up para malaman ng sambayan ng Pilipino na si Marcos Jr. ay isang polboronic judictus benedictus. Kailangan niyang sagutin, kailangan niyang managot, at kailangan niya nang tanggalin din sa pwestong yan dahil sa bawat minuto na nandiyan siya, minuto-minuto, sigo-sigundo, si Lisa at ang kanyang mga kampon ay ninanakaw ang pera ninyo. Katulad na lang dyan sa PCSO, sa Bureau of Customs, well, sa lahat. Marami pa mga issue. Actually, mayroon akong bagong information about sa PCSO. Pero magtutok muna tayo dito. You have to get up, speak up. Abangan ninyo. Hindi lang po video ang inihintay ninyo, may pictures pa. Hindi ako nagsabi niyan, kundi yung agent. Kaya muli sa agent, gumawa na kayo ng video at i-save nyo na po yan kasi demonyo ang kalaban natin.